Tikamamwem, isang kwentong bayan mula sa Coronadal. Isang araw, nagpaalam si Kamamwem sa kanyang ina. Inay! Ako ay mga ngaso. Oh, hanggang magtatagal anak, baka kainin ako ni Busaw. Ang sagot ng kanyang ina. Huwag kang matakot, inay, kasi itatago kita sa ilalim ng ating bahay. Sabi niya sa nag-aalalang nanay. Aha! Nangaso na nga si Kamamwem. Hahanapin ko ang kanyang ina. Sabi ni Busaw, pinuntahan niya ang nanay ni Kamamwem sa kanilang bahay. Tinawag niya ito, ngunit hindi sumasagot ang matanda dahil sa takot. Sinundot ni Busaw ang ilalim ng bahay ni Kamamwem gamit ang isang patpat. Natamaan ang matandang babae. Aray! Aray! Ang reklamo nito. Magtago ka na dahil kakainin kita! Manakot ni Busaw. Inilan ni Busaw ang matanda nang kanya itong makita. Ibunok na ang kalahati ng katawan nito. Napatigil si Busaw nang marinig ang boses ni Kamamwem. Uy! 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 Huwag tawag ni Kamamwem. Nandyan na si Kamamwem. Iluluwa ko na ang nanay niya. Aray! Aray! Sabi ng ina ni Kamamwem. Anong nangyari, inay? Nag-aalalang tanong ni Kamamwem. Ay, naku, nakita ako ni Busaw. Mabuti at hindi niya ako tuluyang kain. Pagkatapos niya ako nilulukin ng 3 beses. Kwento ng ina. Bukas, kapag mga ngaso uli ako, ay itatago kita sa butas ng kurukya. Huwag kang sasagot kapag tinawag ka ni Busaw. Bili nito sa ina. Oo, anak. Sagot nito. Kinaumagahan, uy! 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 Tawag ni Kamamwem sa kanyang alagang aso at muling umalis upang mangaso. Bigla na namang dumating si Busaw, sabay tawag sa matandang babae. Ina ni Kamamwem! Tawag ni Busaw. Hindi sumasagot ang matanda. Kinanap ito ni Busaw sa bubong ng bahay. Tumaba siya dahil hindi niya ito nakita doon. Sa kanyang pagyuko, nakakita siya ng bahay ng kurukya. Inusok-tusok na ang butas. Aray! Aray! Makakain na talaga ako dito ni Busaw. Takot na sabi ng ina ni Kamamwem. Nakita siya ni Busaw. Hinila siya at nilawayan. Sinubukan niya itong kainin. Ngunit
ahon ng marang. Tuluyan na sana akong nilunok ni Pusaw kung hindi niya narinig ang boses mo, anak, sabi ng ina ni Kamamwem. Bukas, mangangaso ulit ako, inay. Tatago kita sa aking gamit na panghuli ng isda na buo. Anak, baka tuluyan na talaga ako sa pang-apat na pagtatangka ni Pusaw. Kahit saan mo ako itatago, makikita niya pa rin ako. Pag-aalala ng ina ni Kamamwem. Nangaso na naman si Kamamwem kinaumagahan. Ngayon makakain ko na talaga ang ina ni Kamamwem. Sabi ni Pusaw. Nasaan na na ina ni Kamamwem? Tawag nito. Sa kanyang paghahanap ay nakita niya ang nanak sa loob ng buho. Bigla siyang pumasok dito. Ngunit mabilis ding nakalabas sa maliit na butas ang matanda. Naipit si Pusaw sa loob dahil hindi niya kayang lumabas sa maliit na butas. Sinubukan niyang makawala, ngunit hindi siya nagtagumpay. Inabutan ni Kamamwem ang naipit na si Pusaw na natutuusok ng mga tinik sa loob ng buho. Inana niya ito at tinamaan ang kanyang nag-iisang mata. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa isang kwentong bayan mula sa Coronadal na pinamagatang si Kamamwem, inedit at isinatinig ni Vinvin Step.